Four suspended Bucor Chief Gerald Bantag na mula pa sa Cordillera. Naniniwala silang inosente ito. Max, siya kakabahan! Wala naman siya kasalanan eh. Kasi kami mga Cordillera, gaya ng sinasabi ng mga supporters sa ibang bansa, kami kasi, we are not, ano, hindi kami nag-uutos ng papatay or whatever. Kasi, sa, alam nyo, sa history, di ba? Sa tribal war, hindi kami nag-uutos. Very religious man siya eh. He is a religious man. Naniniwala siya sa Diyos. He has a fear in God. Sa karma, naniniwala siya. Si Bantag ang itinuturong mastermind sa pagpatay kina Percy Lapid at June Villamore. Nahaharap siya sa dalawang magkahiwalay na reklamong murder. Pero ni Anino ni Bantag hindi nasilayan sa Justice Department. Tanging ang kanyang abogado na si Rocky Balisong ang nagpakita. Agad na kinwestiyon nito ang maling pangalan ni Bantag sa subpoena. Mali kasi yung subpoena na sinerve na nauna. No? So tingnan nyo, it's Soriano. DJ Bantag E. Soriano. Which is different from DJ Gerald Bantag E. Kitalig. Sagot ng prosecution na itama na raw ito. Pero para kay Balisong, seryosong pagkakamali ito. It is fatal. That is fatal because it refers to two different individuals. Definitely, Gerald Bantag E. Soriano is not our client. It is Gerald Bantag E. Kitalig. Dahil dito, ngayong Miyerkules lang daw maituturing na formal na natanggap ni Bantag ang subpoena. At magsisimula ang bilang ng araw bago maghain ang counter-affidavit. Maging ang kapwa-respondent ni Bantag na si Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta, di sumipot. Wala rin siyang abogadong pinadala. Kung patuloy pa rin daw nitong babaliwalain ang preliminary investigation, there will be no representation for Zulueta. Then the case will be resolved without his counter-affidavit, merely on the basis of the complaints. Ang 10 inmate na dawit sa mga pagpatay, hindi na dinala sa DOJ para sa kanilang kaligtasan. Sa halip, lumahok sila sa pamamagitan ng video conference. Ang kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa ay dumalo rin sa pagdinig. Kami hindi nagmamadali. Ang hinahanap po natin dito ay justisya. So alam naman namin sa paghanap ng justisya, hindi po madaling proseso ito. Pinagsama-sama ang tatlong reklamong murder. Ang dalawang murder complaint na inihain ng PNP at NBI at ang unang murder complaint na sinampa ng PNP at pamilya Mabasa. Kung saan pangunahing respondent, self-confessed gunman Joel Escorial. Kwardyado itong dumating sa DOJ kanina. Dumating din ang kapatid ng pinatay ng middleman na si June Villamore. Inihayag din ng NBI na maghahain ito ng karagdagang ebidensya. Inutusan ng panel of prosecutors ang ahensya na bigyan ng kopya ang lahat ng respondents 5 araw bago ang susunod na pagdinig na nakatakda sa December 5. Inaasahan na maghahain na ng kani-kanilang counter-affidavit ang mga respondent kabilang na si Bantag. Anjo Alimario, CNN Philippines. Okay, next. Ito naman. Attorney Rocky Balisong. Nagsimula na kanina ang preliminary investigation o pagdinig sa dalawang kasong murder na isinampa sa suspendidong Director General ng Bucor na si Gerald Bantag, Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta at ilang murder na isinampa sa suspendidong Director General ng Bucor na si Gerald Bantag, Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta at ilang inmates. Si Bantag ang isa sa itinuturong mastermind sa pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid Mabasa. Gayun din ang sinasabing middleman sa pagpatay kay Lapid na si June Villamore. Si Bantag at si Zulueta ay no-show sa pagdinig. Wala rin nakarating na abogado ni Zulueta. Ang iba pang respondents na inmate ay dumalo sa pamamagitan ng video conference o online. Si Roy Mabasa, ang kapatid ng pinaslang na broadcaster, kasama ang kanyang mga abogado o kanilang mga abogado ay dumalo sa pagdinig. Gayun din ang self-confessed gunman na si Joel Escorial at ang kapatid ng sinasabing middleman na si June Villamore. Sa pagdinig kanina aga ay kinwestiyon ng abogado ni Bantag na mali ang middle name na nakalagay sa subpoena. Sa halip na Kitalig ay Soriano. Kaya kanina lang naisilbi officially ang tamang subpoena.
In effect, wala pang nare-receive na subpoena, so there is no reason for him to appear yet. In other words, wala pang personality to appear kasi hindi pa nasa-serve sa kanya yung subpoena. Kaugnay nito, nariset ang pagdinig sa December 5, 2022 ng alauna ng hapon kung saan inaasahang makapagsumite na ng counter-affidavit ang kampo ni Bantag. No submission counter-affidavits, then we will know whether they will submit counter-affidavits in the next scheduled hearing, December 5. Ayon naman sa panel of prosecutor na may hawak sa kaso, ang pagkakamali sa subpoena ay walang epekto. Maglalabas din sila ng paliwanag hinggil dito. Ang kampo ni Lapid ay sinabing hindi naman sila nagmamadali. Sabi ko nga, kami hindi nagmamadali. Okay, sige. Stop na tayo dyan at magkomento tayo. Alam nyo, dito panalo na si Bantag. Ah, dito sa usaping ito, ah, panalo na siya. Bakit? Kasi mali. Mali yung subpoenang na-serve. Ibig sabihin, technically, walang subpoena si DJ Bantag na naibigay or nai-release. Bakit? Kasi mali yung pangalan. Anong implication nito? Taliwas doon sa sinabi ng members ng or panel ng prosecution na wala daw epekto ito. Malaki ang epekto nito, lalong-lalo na sa DOJ. At syempre, sa prosecutions na naglabas ng subpoena na yan. Bakit? Kasi, una, tingnan natin yung DOJ. Dapat, alam nila kung paano alamin yung mga detalye nung kanilang kinakasuhan. Kasi, we are talking about investigation. Investigative body, which is Department of Justice, including National Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, I mean, plus PNP. Ibig sabihin, kung titignan natin dito, hindi pala ganun kabihasa or hindi pala sila ganun ka talino or kagaling na malaman kung saan naroon yung isang tao, kung paano nila malaman ang katatao ng isang tao dahil nagkamali sila at hindi nila alam kung ano pala ang tunay na pangalan ni DJ Bantag. Akalain ninyo yon, paano nangyari na Soriano ang inilagay nila? Akala ko ba kilala nila at kabaro nila? Kumbaga, yung intel nila o intelligence nila, paano nangyari na hindi nila malaman ang kanyang pangalan? So doon pa lang makikita natin na palpak at yung mga investigation nila na pinagsasabi nila ay hindi pala ganun ka 100% accurate, tama o totoo. Kasi minimal pa lang yan na example ah, para magkamali sila. Isang maliit lang na bagay yan. Pero kung titignan yung epekto nila, yung epekto niyan sa imahe ng DOJ, ng NBI, ng PNP, ng prosecution panel, ay sobrang laki. Kasi, tanungin ko kayo, hindi ka naman pwedeng makapag-withdraw o makapag-kuha ng cash sa Western Union o sa bangko kung mali ang middle name mo, kung mali yung isa sa pangalan mo. Halimbawa, ang pangalan mo ay sa ang pangalan mo sa ID mo ay Bantag E. Soriano. Tapos yung pumunta doon na kumukuha E. Kitali, tapos sasabihin niya hindi Soriano ako. So just one error ay hindi po pwede yon. Kasi kung legality ang pinag-uusapan natin, ay hindi po pwede yan. Kaya dito pa lang panalo si Bantag. At napakatalino ng abogado niya. Bakit? Kasi nakita niya na irrelevant. Hindi niya client yun.
yung nabigyan ng subpoena, hindi sa kanya yon. O nakita nyo ang epekto nito? Ang epekto nito, supposed to be, kulang sila ng oras. Kasi 10 days, di ba, dapat. Kulang sila kasi yung hindi nga binigay sa kanya yung subpoena. Not until nung pinuntahan nitong si Attorney Balisong, yung opisina ng DOJ, kumuha ng kopya. O 3 days na lang ang natitira. 3 days, 2 days na lang ang natitira. Paano sila makapag-submit ng kanilang counter-affidavit? Ngayon, dahil mali ang pangalan, ibig sabihin, walang kwenta yung subpoena na yan. Ngayon, dahil sa pagkakamali nila, maglalabas ulit sila. Of course, sabihin nila, okay, konting error lang yan. Maglalabas ulit sila. At iko-correct na nila, kitali na. DJ, kitali na. Okay. Pero, doon palang talo na sila. Bakit? Kasi, nabigyan na ng sapat na oras si DJ Bantag upang makapagbigay ng tama, accurate ng kanyang counter-affidavit. Kita nyo? December 5, yung next. Yung first, hindi pala next. First na preliminary investigation sa prosecution, prosecutors. Doon pa lang. Ito pa, nakita kong naobserbahan ko dito. Ang sabi nila, wala raw si Zulueta, hindi nagpakita. Okay? Hindi nagpakita si Zulueta. Ni abogado, walang pinadala. Pero kung titignan natin, yung kay Villamor, napatay na. Alright? Meron pumunta, which is yung kapatid ni Villamor. Yung mga inmates, nagpakita via Zoom. Kasi daw sa seguridad. Kaya yung mga inmates, nagbigay ng kanilang sinumpaang salaysay, nagpakita sila pero via Zoom. Si Joel Escorial nagpakita with matching bodyguards. Sino pa? Si Mabasa, representing Percy Lapid. Ngayon, anong ibig kong sabihin dito? Si Zulueta, hindi ba kung ikaw ay buhay pa? Ito kasi yung tanong eh. Kung ikaw ay buhay pa at gusto mong ipagtanggol ang sarili mo, magpapadala at magpapadala ka ng representante mo o abogado mo. Pero even representative, kasi mismong pamilya ni Zulueta, hindi alam kung saan siya. Diba? Kagaya nito si Percy Lapid, meron siyang representante, which is si Mr. Roy Mabasa at ng abogado niya. Yung namatay na isa na si Villamor, abogado, ay hindi, kapatid niya na nagngangalang Marisa ba yun? Oh. Nandun. Yung mga inmates na sa Zoom, Joel Escorial, nandun. Ang tanong natin, bakit si Zulueta wala ni isa na nagrepresent sa kanya? Ang tanong, buhay pa ba siya? Yun ang tanongin natin. Okay, mabalik tayo dito kay DJ Bantag. Okay? Sinasabi nila, hindi raw, parang issue kasi sa kanila na hindi nagpakita si DJ Bantag. Pero kung titignan natin, bakit yung mga inmates na nagbigay ng kanilang sinumpaang salaysay, yung 10 inmates, PDLs, bakit sa kanila okay lang via Zoom? Tapos gusto nila si DJ Bantag magpakita personal. Nakita niyo yun? Parang pinagkakaisahan si DJ Bantag na bawat galaw ay issue. Pero wag silang mag-alala. Dahil handa naman si DJ Bantag na humarap. Nakita nyo nga, nasa Baguio. Nakikisalamuha sa kanyang mga supporters. Oh. Yun lang. Masasabi ko dito, ngayong araw, palpak. Palpak yung DOJ. Palpak sila dun sa kanilang galaw.
at ang panalo dito ay si DJ Bantag. Dito pa lang ah, kung titignan natin, maliit lang na issue ito. Sabi nga nila, maliit lang na error ito at walang epekto. Dito pa lang talo na sila kasi hindi nila naipakita yung kanilang intelligence, yung kanilang investigasyon na ultimo pangalan pa, pangalan lang hindi nila kayang malaman or alamin. So dito pa lang makikita natin. Kapag ikaw ay gumagawa ng istorya, hindi ka magwawagi. Yan lamang po ang ating update kay DJ Bantag. Hanggang sa muli, maraming salamat.